Papasok ko pa lang ng trabaho? Oo, hindi ba obvious? Alas 7 na ng gabi ah. Eh ano pa bang inaasahan mo sa call center? Malamang gabi naman talaga ang trabaho ko, lalo na kapag night shift. Kaya nga night shift, di ba? Oo nga, alam ko naman yun eh. Pero hindi ka ba natatakot? Bilog na bilog ang buwan ngayong gabi oh. Nakakatakot talaga. Ako natatakot? Alam mo, pagutom lang ako natatakot. Tsaka kapag naubusan lang ako ng pera, doon ako matatakot talaga. Alam mo naman ako, food is life. O siya, naalis na ako ah. Bumalik ka na sa pagtulog mo. O sige, pakilock na lang yung pinto ng kwarto paglabas mo ha, Erica. Alam mo naman ako, tulog mantika. O sige na, ako nang bahala. Kita-kits na lang tayo bukas ng umaga. O sige, mag-ingat ka. Aray! Ang sakit ng ulo ko ah. Aray! Parang binibiyak. Bakit kaya bigla na lang sumakit yung ulo ko ng ganito? Sakit talaga. Wala pa naman akong gamot na pwedeng inumin. Ay! Pipikit ko na nga lang muna to. Baka mawala din naman yung sakit. Teka, bakit nasa loob ako ng elevator? Uwian na ba? Huh? Pero alas 9 pa lang ng gabi ah. Uy, si Emil yun ah. Pauwi na ba siya? Emil! Emil! Pauwi ka na ba? Huh? Bakit hindi niya ako pinansin? Kailangan kong malaman kung bakit pauwi na siya, samantalang kakapasok pa lang namin sa trabaho namin. Emil! Teka lang! Emil! Pauwi ka na ba? Uwian na ba tayo? Bakit paalis ka na? Loh, bakit pa hindi niyo ako pinapansin? Malabo naman na hindi niya ako naririnig. Walang problema, no? May galit ba siya sa akin? Ah, mukhang uwian na nga. Sumasakay na siya sa motor niya. Baka-cancel yung shift namin. Ay, teka nga. Kunin ko na nga rin yung gamit ko sa table ko para makauwi na din ako. Emil? Oh! Sko po! Nabunggulang takyo yung motor ko! Tulong! Tulong kina ambulansya! Yun. Mukhang panaginip na. Pero grabe naman. Pero masyadong makatotohanan. Nakakakilabot. Buti na lang panaginip lang. Hindi ko pala namalayan na nakaidlip ako. Grabe. Uwian na. Salamat naman. Makakapagpahinga na rin. Erica! Oh, bakla! Ano, uwi ka na rin? Medyo hindi pa. Napagkasunduan kasi na magkakape pa kami. Diyan lang sa bagong bukas na cafe. Ano, sama ka? Ay nako, hindi na friend. Diretso uwi na ako eh. Tsaka pagod na rin ako.
Ang sakit na ng katawan ko. Ganun ba? O sige, kami na lang ang gogora. Hihintayin ko na lang si na Chloe. Nag-refreshen up pa eh. Kwapo kasi yung mga barista doon. Ikaw talaga. Sige na, enjoy kayo ah. Mauna na ako. Bye! Bye! Teka lang, pa-hold! Ikaw pala, Erica. Salamat, ha? Ikaw pala yan, Emil. Walang ano man. Pauwi ka na din pala. Hindi ka ba sumama kay na Jekay magkape? Hindi na. Naantok nga ako, eh. Ah, ganun ba? Pareho pala tayo, eh. Kaya pauwi na rin ako. Wait. Parang pamilyar sa akin ang senaryo na to, ha? Nakita ko to sa panaginip ko kanina. Parang deja vu. Ang weird. Pero, well, panaginip lang naman yun. Pasok na ako sa trabaho, Manet. Sige. Pakilak na lang yung pinto, ah. Okay. Sleep well, Dai. Bye. Huh? Ano meron? Bakit sila nagkukumpulan dun? Jekay! Jekay! Ikaw pala, Mari. Ano meron? Bakit parang nagkakagulo kayo? Hindi mo pa ba nabalitaan? Ha? Huh? No, ano? Anong balita? Si Emil! Oh. Dance na! Ano? Oo! Totoo ba? Oo! Nasyukra kaming lahat eh. Alam mo ba? Nabangga yung motor niya ng truck kagabi. Ang hula namin, baka biglang nakatulog habang nagmamaneho. Kaya ayun, hindi niya namalayan yung nakasalubong niyang truck. Nabangga ang motor niya ng truck? Parang yun nangyari sa panaginip ko. Erica! Uy! Erica! Erica! Ha? Ano yun? Ay! Kanina pa kita tinatawag dyan? Kanina ka pa tulala? Ay, well, I get you naman. Siguradong nasushoot ka pa rin sa balita na nangyari kay Emil. Pero girl, ganun talagang life. Unahan lang yan. Tama ka naman. Ay, Osha, tara na. Sabay-sabay na tayong bumaba. Break time na rin naman. Hindi na muna ako kakain. Wala akong gana eh. Sureness ka ba dyan, Dai? Mahaba na ulit ang shift natin. Oo, alam ko. Pero wala pa talaga akong gana eh. Kayo na lang. Ay, okay, sige. Sabi mo eh. Kapag may gusto kang ipabili, chat ka na lang sa akin, okay? Sige. Salamat, Jekay. Okay. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bigla na lang akong nawalan ng gana. Ha? Huh? Teka, ako lang pala ang naiwan dito? Ibig sabihin, lahat sila nag-break time? Ay, siguro pag-uusapan pa rin nila yung nangyari kay Emil. Ano yun? Sinong tumatakbo dyan? May tao ba dyan? Bakit walang sumasagot? Wala bang tao? Pero parang may narinig talaga ako eh. Hindi naman yun guni-guni lang. Kung sino ka man, lumabas ka na dyan! Hindi ako nakikipagla... Ah! Taray! Tahan!
Sakit na naman ang ulo ko. Aray! Ano ba nangyayari sa akin? Parang binibiyak na naman yung ulo ko sa sakit. Hold up to! Itaas mo ang kamay mo. Kung ayaw mong lagyan ko ng gripo tong liig mo. Parang awan nyo na ako. Wala ko kayo makukuha sa akin. Huwag ka na magsinungaling pa. Pinakaayaw ko pa naman sa sinungaling. Akin na yung bag mo. At saka yung cellphone mo. Parang awa mo na. Kailangan ng anak ko ng pera. Nakananto para sa school niya. Ay, wala akong pakialam. Akin na yung bag at cellphone mo. Ayaw mong patayin kita dito mismo. Walang tao makakakita at makakatulong sa'yo dito. Kaya ako sa'yo. Ibigay mo na lang ang hinihingi ko. Habang mabait pa ako. Hindi pwede. Sana ko to. Akin na yan! Saan ka pupunta? Akala mo makakatakas ka? Papahirapan mo pa ako, ha? Tatakbo ka pa talaga, ha? Lintik ka! Wala ako sa mood makipag-abulan. Papatayin kita! Aling Martha! Kanina bago sumakit yung ulo ko. Teka, si Aling Martha, yung cook sa kantin. Kailangan ko siyang makausap. Erica! Uy, Erica! Bakit ka tumatakbo? Akala ko ba hindi ka kakain? Nagbago ba ang isip mo? May kailangan lang akong kausapin. Sige na, kailangan ko nang umalis. Okay. Si Aling Martha. Saan kaya siya? Ayun siya. Sa may counter. Oh, Erica, ikaw pala. Late ka na bumaba ah. O anong sayo? Ano bang gusto mong kainin? Anong oras mo kayo uuwi, Aling Martha? Ha? Ba't mo naman natanong yan, iha? Mamaya pa naman. Kapag napakain ko na lahat ng night shift. Siguro mga 1 a.m. mga ganun. Bakit? Aling Martha, makinig ho kayo sa akin, ha? Oh, ano ba yun? Masyado ko namang seryoso, Erica. Aling Martha, mag-iingat ho kayo mamaya sa pag-uwi nyo. At kung pwede ho, huwag kayong maglalakad. Mag-commute na lang ho kayo. Naku, huwag ka mag-alala, Erica. Sinusundo naman ako ng asawa ko kapag pa-uwi na ako. May sarili naman kaming tricycle. Talaga ho? Mabuti naman ho kung ganun. Basta, mag-iingat po kayo pa-uwi, ha? Oh, ikaw din, iha. Good morning. Sakto ang uwi mo galing trabaho, sis. Nagluluto na ako ng almusal at papasok na din ako sa work ko. Sumabay ka na sa akin. Mag-breakfast ka bago ka matulog. Mabuti pa nga. Gutom na rin ako eh. Ah, sige, maupo ka lang dyan. Patapos na rin ako dito eh. Ano to? Kakauwi pa lang namin galing work tapos may chat na agad sa JC.
May voice message galing kay TL. Baka importante to. Napakinggan nga. Please prepare at least 50 to 100 pesos later. Pagkasama-samain natin yan bilang tulong sa family ni Ate Marta at para na din sa libing niya. Na-hold up siya at namatay kanina madaling araw. Teka! Ano? Oh, sinong namatay, sis? Naku, condolence sa family. Balita ko, hindi siya nasundo ng husband niya kagabi. Kaya napilitan siyang maglakad na lang. Tapos, doon siya na-hold up. Ang worst ng week na to. Nung isang araw, si Emil. Tapos kayo naman, si Aling Marta. Uy, Erica! Erica, okay ka lang ba, ha, Erica? Patay na din si Aling Marta. Pareho ko silang nakita sa panaginip ko. Kung paano sila mamamatay. Ibig sabihin, hindi lang to basta coincidence. Erica, alam kong gising ka na. Pwede ba tayo mag-usap? Alam kong gising ka na. Pero sige, kung ayaw mo akong harapin, okay lang. Basta pakinggan mo lang ako, ah. Bakit hindi mo sinabi na nag-resign ka na pala sa trabaho mo? Mag-iisang linggo na pala pero hindi mo sinasabi. Akala ko, hindi lang nagtutugma ang pagpasok at pag-uwi mo sa tuwing nandito ako sa bahay. May problema ka ba? Bakit naman biglaan yata yung pagre-resign mo? Kausapin mo naman ako. Nandito naman ako para makinig sa'yo. Gusto mo bang pag-usapan natin yan pag-uwi ko mamaya? O gusto mo ngayon na? Sabi ko na nga pagising ka eh. Ano bang problema, ha, Erica? Halos mag-iisang linggo ka ng ganyan eh. Halos di ka na din kumakain. Magsabi ka naman sa akin para hindi ako nag-aalala ng ganito. Eh, hindi ko rin alam kung paano sasabihin, Manet. Ang alin ba? May nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nako, teka lang ha, teka lang. Nako, tumatawag yung boss ko eh. Sasagutin ko lang muna to ha, Erica. Wait lang ha, babalik ako agad. Aray! Ayun na naman yung pagsakit ng ulo ko. Ibig sabihin, may makikita na naman ako. Hindi. Ayoko. Ayoko may makita na naman ako. Ayoko. Aray! Hindi pwede. Hindi pwede to. Aray! Nasaan ka ba, Erica? Bakit bigla ka nalang nawala sa room? Kala ko ba sabay tayo magdi-dinner? Alam kong may inililihim ka sa akin, Manet. Alam kong pinapunta mo siya dyan sa bahay. Ha? Ano? Ano ba sinasabi mo? Narinig kong kausap mo yung lalaking yun. Diba sinabi ko naman sa'yo na ayaw kung kinakausap mo siya? Kaibigan kita. Kaya hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Kung ano yung pinakaayaw ko. Nag-aalala lang naman sa'yo si Tito Agustin, Erica. Hindi mo naman maalis yun dahil papa mo siya. Wala akong ama. Alam mo yan. Kaya ka ba umalis dahil alam mong pupunta siya dito? Oo. Dahil ayoko siyang makita. Teka. Anong nangyayari? Bakit ayaw? Anong ibig mong sabihin, Erica? Ano ba nangyayari sa'yo dyan? May problema ba? Nawala ng brake yung sasakyan. Hindi ako makahinto. Wala akong preno. Wala akong preno! Erica! Ah! 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 Ah!
Ano ba, Erica? Ano ba? Kakausap lang natin kanina, tapos nakatulog ka na agad? Bakit ka ba sumisigaw? Binangungot ka ba, ha? Ako na yung susunod. Ha? Anong susunod? Ano ba sinasabi mo? Ako na yung susunod, Manet. Ako na yung susunod na pamamatay. Kumalma ka nga. Ano nga ulit yung sinabi mo? Alam kong mahirap paniwalaan, pero nagsasabi ako ng totoo, Manet. Nakikita ko yung kamatayan ng isang tao. Yung pagkamatay ng katrabaho ko, kahit yung pagkamatay ni Aling Martha nung nakaraan. Lahat ng yun, nakita ko sa panaginip ko. At kung paano sila namatay, nakita ko din yun. Manet, natatakot ako. Lalo na't nakita ko na din yung sarili kong kamatayan. Anong nakita mo? Nagmamaneho ako noon. Kausap pa kita sa phone, tapos bigla nilang nawala ng preno yung sasakyan. At tumangga sa akin yung kasalubong kong truck. Ano? Kung totoo talaga yan, hindi pa naginip ang tawag dyan sa nakikita mo, Erica. Pangitain ang tawag dyan. Ibig sabihin, binibigyan ka ng babala o mensahe. Pero puro kamatayan yung nakikita ko. Kaya natatakot na ako ng sobra, Manet. Kailangan na natin humingi ng tulong. Tulong? Sino namang makakatulong sa akin? Pwedeng pare o di naman kaya albularyo. Tama. Tama, albularyo. May kakilala akong albularyo sa lugar namin. Pwede natin siyang lapitan. Pero paano? Ayokong lumabas. Malinaw sa pinakita ng panaginip ko na ako na yung susunod na mamamatay. Ayoko. Ayokong lumabas. Natatakot ako. Eh, hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang na magkukulong dyan sa kwarto na to, Erica. Madali lang sabihin yan para sa'yo kasi wala ka naman sa kalagayan at katayuan ko. Teka lang. Hindi naman ako nandito para diktahan ka. Nandito ako para tulungan ka, Erica. Pwede bang huwag mong ibuntun sa akin ang stress na nararamdaman mo? Nag-aalala lang din naman ako sa'yo. Pasensya ka na. Sorry. Hindi ko sinasadya na pagtaasan ka ng boses. Talagang stress na stress lang ako, Manet. Kahit ikaw, hindi mo gugustuhin na makita ang mga kamatayan na yun. Naiintindihan ko. O sige, palampasin na muna natin tong isang araw na to bago tayo pumunta sa albularyo. Kung nakita mo sa pangitain mo na nagmamaneho ka nung nangyari ang aksidente, ako na magmamaneho sa'yo. O di kaya naman, mag-commute na lang tayo. Ayoko ng ganitong pakiramdam, Manet. Para akong hinahabol ng kamatayan kahit anong oras. Pwede akong mamatay. Hindi ko nga alam kung paano ito nagsimula eh. Nagkukuluhan ako. Sobrang natatakot ako. Sige. Sige na, iyak mo lang yan, Erica. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Tutuklasin natin pareho kung bakit mo nararanasan to. Huwag kang matakot. Nanginginig ang katawan mo. Try mo mag-relax. Mabagal lang naman ang takbo ng sasakyan natin ngayon eh. Tsaka, pinacheck ko na sa boyfriend ko ang brake nitong kotse kahapon. At 100% sure na kumakapit ang brake natin. So, relax, ha? Makakarating tayo ng ligtas sa albularyo. Thank you sa pagsama mo sa akin, Manet. Wala yun. Ano pa ba? May gusto rin pala akong itanong at kumpirmahin sa'yo. Sige, ano ba yun? Totoo ba na may communication ka pa kay Papa? Na nakakausap mo siya? Ha? Paano mo nalaman? Yun kasi yung pinagtalunan natin sa panaginip na ipinakita sa akin bago ako maaksidente. Sorry. Totoo. Nag-uusap nga kami ni Tito Agustin. Madalas ka nga niyang kinakamusta sa akin eh. Pero hanggang dun lang naman ang pag-uusap namin.
Minsan, pinipilit niya ako na bisitahin ka. Pero tumatanggi ako kasi alam kong hindi mo yun magugustuhan. Okay. Kinumpirma ko lang. Hindi naman ako galit eh. Ayaw mo pa rin ba siyang makausap? Hindi siya nagpapakaama sa akin. Alam mo yan, Manet. Kaya nakikiusap ako. Huwag na huwag mo na siyang kakausapin pa. Tigil! Anong pangalan mo? Ikaw, babae na nakaputing blusa. Ako ho? Erica ho. Nababalutan ka ng kadiliman. Nasa bingit ka na ngayon ng buhay at kamatayan. Ho? Nandito ho kami ng kaibigan ko para magpatingin sa inyo, Mang Pepe. Magpatingin? Hindi ako doktor, mga iha. At wala din naman sakit ang kaibigan mo. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ako. May kakaiba ho akong nararanasan na hindi ko alam kung saan nagsimula. Pakiusap po, kayo lang ang pwede naming malapitan. Hindi ko alam kung may maitutulong ba talaga ako sa iyo, iha. Pero sige, maupo ka. Masyadong madilim ang aurang bumabalot sa iyo, iha. Kapansin-pansin na may kalakasan ito. Matanong ko nga, ikaw ba ay may kaalaman sa itim na kapangyarihan? Tulad ng kula mo, barang? Wala ho. Wala ho akong alam sa ganyan. Ay ang mga ninuno mo, ang angkan mo, hindi ba sila mga mangkukulam? Eh, hindi rin ho. Sigurado ho ako. Ang lola ko ho, talagang taong simbahan. Tapos yung mama ko naman po, dati hong magmamadre sana pero hindi natuloy dahil may nakilala siyang lalaki. Kaya sigurado ho ako na wala kaming alam sa mga kulam na yan. Malinis ho ang angka namin. Patingin ang palad mo. Eto ho. Nakikita ko nga na maayos ang dugo ng pinagmulan mo. Walang bahid ng itim na kapangyarihan at kasamaan. Kaya nga hindi ko maintindihan eh kung bakit nararanasan ko yun. Kung bakit ko nakikita yung kamatayan ng isang tao. Kung ganun, isa lang ang nakikita kong dahilan. Ano ho yun? Hindi kaya naisumpa ka ng isang tao na nagawan mo ng mali? Ho? Tatanungin kita ulit, iha. Ikaw lang ang makakasagot ng katanungan ito. Wala ka bang naaargabyado o taong nagawan mo ng pagkakamali? Taong naagrabyado ko? Meron ba? Bakit pakiramdam ko meron pero hindi ko maalala? Meron ba, Erica? Isipin mo mabuti. Tama ang kaibigan mo. Isipin mong mabuti kung meron ba, iha. Dahil pwedeng siyang maging sagot sa nangyayari sa'yo. Dahil kung kinulam ka niya, siya lang din ang makakatanggal ng kulam niya sa'yo. Teka, hindi kaya siya? Ano, iha? Meron ka na bang naaalala? Parang meron na nga ho, Mang Pepe. Parang may naiisip na ako kung sino. Sa tingin ko, siya na nga yun. Sino, iha? Yung matandang babae po na naiskam ko noon. Man-
kayo sa sinasabi ko, hindi kayo magsisisi. Kung hindi nyo tatanggapin tong inaalok ko, yun ho talaga ang pagsisisihan nyo. Iha, bukod sa wala naman akong malaking halaga na pera, eh, hindi naman ako naniniwala sa mabilisang salapi na yan. Nay, asensado na ho ang mundo ngayon. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, dumudoble na talaga ang kita sa isang gabi lang. Naku, maniwala kayo. Dudoble. Ay, hindi. Titriple ho yung 25 mil nyo kapag nilagay nyo siya dito sa inaalok ko. Pero, pampagawa ko kasi ito ng bubong ko, ng kubo. Inipong ko pa ito sa mga binenta kong palay nung nakaraan pang Mayo. Ay, naku, Nay, isipin nyo ha. Sa 25 mil na yan, yung bubong nyo lang ho ang maipapagawa nyo. Pero, kapag naging triple yan, aba, magiging 75,000 ho yan. Hindi lang ang bubong nyo ang maipapagawa nyo, kundi pati na rin ang buong bahay nyo. Ay, sigurado ka ba? Ay, oo naman ho, Nay. Marami na po akong napayaman. Hindi nyo lang naitatanong. Ay, gustong-gusto ko kasi talagang mapagawa tong bahay ko. Dahil kapag bumabagyo na ko, puro tulo na. Natatakot din ako na makaliparin na ang dingding ko. Naku, Nay. Sa loob lang ng kulang-kulang mga isang buwan, ganun. Titriple na ho yung pera nyo. Pwede nyo na ho yung ipasimento. Ay, sige na ga. May tiwala naman ako sa'yo, iha. Hinding-hindi ho kayo magsisisi, Nay. Tawarin niyo sana ako sa ginawa ko sa matandang yun. Ay, gipit lang ho talaga ako ngayon eh. Huwag ho kayong mag-alala. Susubukan kong ibalik yung pera sa matandang babae kapag naging regular na ako sa pagiging call center agent. Pero sa ngayon, kailangan ko pa muna ng pera. Wala eh. Kailangan ko lang ho talaga. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako, ha? Sinusundan talaga kita. Kasi alam ko wala ka magandang gagawin. Ano yung nakita ko? Nilalakuan mo ng networking yung matandang walang kaalam-alam sa mga pinagsasabi mo. Pwede ba? Huwag kang makialam sa buhay ko. Simula nang iniwan mo ako para bumuo ng sarili mong pamilya, nawalan ka na rin ng karapatan na mangialam sa akin. Itatama ko lang ang sinabi mo, Erica. Ikaw ang umalis. Hindi kita iniwan. Ano in-expect mo? Na mananatili pa ako sa'yo pagkatapos mong magdesisyon na muling mag-asawa? Isang taon pa lang na namamatay si Mama, pero naghanap ka na agad. Bakit hindi ako aalis? Alam mo naman na makisiksik ako sa bagong pamilya mo. Alam mo, hindi ako ganong klaseng tao. At hindi ka din ganyang klase ng tao. Nananamantala ng matatanda, Erica. Ginagawa ko to para mabuhay. Ito lang ang tanging alam ko para magkapera. Kaya pwede ba? Kung wala ka din ng mga magandang sasabihin, huwag ka nang mangialam. Aray! Ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitiwan! Kailangan na kalagkarin kita, kakalagkarin kita pabalik sa matandang babae na yun! Para isol yung pera niya! Hindi ka ba naawa sa matanda? Bakit iwan niyo ako? Eh sa akin, hindi ka ba naawa, ha? Kung alam mo lang, pinipilit ko na lang talagang mabuhay para patunayan sa'yo na kaya ko kahit wala ka, Papa! Este Agustin pala! Kakayanin ko kahit wala ka at ipapakita ko yun sa'yo. Kung gusto mo na matigil ako sa ginagawa ko, tumawag ka ng pulis at ipakulong mo ako. Yun lang ang magpapahinto sa akin. Pero kung hindi mo yun kayang gawin, huwag ka nang umasa na mapipigilan mo ako. Nako, mabuti naman at bumalik ka na, iha. Ano nang balita? Dala mo na ba ang pera?
Ako, kailangan ko na kasi. Alam mo naman, sa tuwing buwan ng Agosto, maulat na. Pakabagyuhin na din. Kailangan ko nang mapagawa ang bahay ko. Pasensya na, Hunay. Pasensya? Anong ibig sabihin mo, Apo? Hindi ko na mababalik yung pera niyo. Ano? Pero bakit naman? Nalugi ho kasi yung kumpanya na pinasukan ng pera eh. Tumakbo na din ho yung may-ari. Hindi ko na ho nabawi yung pera na ipasok ko doon kasama ho yung pera nyo. Ano? Pero Apo, kailangan ko yung pera. Hindi naman biro ang alaga ng para sa katulad kong kapos din. Sensya na ho talaga, Nay. Hindi ko ho gusto yung nangyari. Hindi ko na ho talaga mababalik yun. Sorry po. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang yun. Matagal na panahon kong pinag-ipunan ng pera na yun. Kailangan ko yun. Tiwala ako sa'yo. Nay, Nay, kahit lumuhod pa kayo, wala na din po talaga akong magagawa. Pareho lang tayong nawalan. Pasensya na ulit. Sige na ho. Yeah! Bumalik ka dito! Hindi pwede! Hindi! Hindi pwede! Babayaran mo ang panloloko mo sa akin! Hindi kita titigilan! Bumalik ka dito! Diyos ko, mabagyan. Walang duda na ang matandang yun nga ang nagsumpa sa'yo. Bakit mo naman kasi ginawa yun sa isang matandang babae na pwedeng may kaalaman sa itim na mahika? Hindi ko alam. Hindi ko po talaga alam. Nadala lang po ko ng sobrang pangangailangan ko nun, kaya ako po nagawa yun. Nasaan ang matanda? Taga saan siya? Kailangan natin siyang puntahan upang makahingi ka sa kanya ng tawad. Nararamdaman kong malakas na enerhiyang itim na nakakapit sa iyo. Hindi yan basta-basta mawawala hanggat hindi kanya napapatawad. Patay na ho siya. Ano? Wait! What? Patay na? Kailan pa? Bumalik ko ako sa bahay niya makalipas ang ilang linggo matapos kong sabihin sa kanya na hindi ko na maibabalik yung pera. Nung mga panahon yun kasi, naging regular na ako sa trabaho ko. Bala kong kausapin siya at sabihin na huhulug-hulugan ko na lang yung pera sa kanya dahil nakukonsensya ho talaga ako. Pero nalaman ko sa mga kapitbahay niya na namatay na siya. Mga 4 na araw pa nga daw huwang lumipas bago nalaman na patay na pala siya eh. Jesus Mariosap! Matagal na ho siyang patay, Mang Pepe. Ang ipinagtataka ko, bakit ngayon lang pumasok sa akin ang sumpa niya? Dahil sa kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan noong nakaraang linggo, hindi ba? Malakas ang enerhiya ng mga kula mo sumpa sa ganong panahon. Kaya naman, natitiyak ko na yun ang hinintay ng sumpa para pumasok sa'yo. Eh, anong magagawa natin para matanggal tong sumpa na to sa'kin, Mang Pepe? Ayoko ho nito. Bakit hindi ko yung magsalita, Mang Pepe? Sabihin nyo na ho sa akin kung anong pwede natin gawin or kung anong pwede kong gawin para lang mawala na tong sumpa sa akin. Gagawin ko ho ang makakaya ko. Pasensya ka na, Erica. Pasensya na? Bakit ho? Anong ibig mong sabihin? Hindi na matatanggal kahit kailan ang sumpa na yan. Po? Ano?
Totoo ba yan? Totoo ang sinasabi ko. Wala na tayong magagawa para tanggalin yan. Gaya ng sinabi ko, una pa lang. Hindi ako sigurado kung matutulungan kita. At tama nga. Wala talaga akong magagawa. Bakit wala kang magagawa? Eh di ba albularyo ka? Oo. Pero ang sumpa na gaya ng meron ka ay mahirap ng baliin. Lalo na at patay na ang sumumpa sa'yo. Nadala na ang sumpa mo sa libingan niya. Masyado tong malakas na kahit sino man ay wala nang makakatulong sa'yo. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Iha. Habang buhay ka nang makakakita ng kamatayan at habang buhay ka nang hahabulin ng kamatayan hanggang sa huli mong hininga. Ayoko! Hindi ito pwede! Ayoko! Ayoko!